I'd like to get our eyes focused upon the Lord, who is the King of the nations. We're going to sing a beautiful song called The Philippines is for Christ. But we will also sing India is for Christ. We will also sing Canada is for Christ. And we declare that the nations are for Christ. The heavens declare your glory. The nations bow before thee. And in this place, let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. The Philippines is for Christ. Forever your name be exalted, O Lord of all creation. And in this place we lift your song on high. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens, the Philippines is for Christ. Rain, Lord, rain, rain, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Rain, rain, O Lord of the heavens, India, India is for Christ. The nations are for Christ. The nations are for Christ. Canada is for Christ. Canada is for Christ. The nations are for Christ. Ito ang Alpha and Omega Radio Online, naghahatid sa inyo ng mga magagandang balita at mga salita ng Diyos, kasama ng inyong mga prayer warriors, evangelist, man of God, and woman of God. Alpha and Omega Radio Online, to know Jesus and make Him known. Ika nga sa pahayag, Auno 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan, at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alpha and Omega Secret Beauty Cream. Now, mabalad tayo ngayong umaga mga kapamilya on our broadcast. Nagkasama pa rin na natin ating mga evangelists, man of God, woman of God, pastors. Mga music team natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, mapalagin po tayo dahil nagkaroon ng signal pa rin sa kabila ng mga makulimlim na panahon. Kaya dipingat po tayo at panalangin every time, every now and then. Para sa ating kaligtasan mga kapamilya, sa possible pananalasa nitong bagyong Odette. Ngayong umaga, opening prayer muna tayo sa mga viewers po natin. Please like and share ng ating broadcast. Puntahan po natin muna all the way from Palawan, Philippines. Makakasama natin ang opening prayer ng kapamilya, Pastor Diosdado Goriding. Pastor, buntag din mo din ha. Morning po. Nakamute, Pastor. Paki-open na lang po. Just like and share ng broadcast natin mga kapamilya. Si yes, sir. Good morning. Morning. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Isang papagpalang araw sa kabila po ng nalalapit na pananalasa ng bagyo. Mamaya, sir, ay tatama siya ng siyargaw na stress ng hapon.
Signal number 2 yata sila or 3 na? 3 na, sir? 3 na, ano? Signal, apo, signal number 3 na sila, Pastor. So meaning, ano na, may mga pag-ulan na talaga doon. Try natin mamaya apo, din siya na makontakt natin. Apo, yung ibang area nila, sir, baha na eh. Kaya nga po, oo. Kaya panalangin yan, sir, na natin. Yan po, sir, yung ano, isang nakakatakot sa isang bagyo kapag malakas tapos may dalang ulan. Pag nauna ang ulan, yung mga foundation ng mga bahay hihina, lalo na pag mga light materials. Kaya pag lumambot na yung lupa, i-hit ka ng malakas na hangin, maraming bahay talaga ay bubuwal. Sige lang, tuloy na natin. I hope na, ang iba yata, wala din silang kuryente na doon eh. Si Pastor Justa Renato, tinatawagan ko, wala din kuryente na eh. Walang signal siguro na. Apo, apo. Okay. Sige, Pastor. Sige po. Sige po. Tayo manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito na muli, Panginoon, ay nasa kalagitnaan na po kami ng buwan ng Disyembre. And Lord, we are praying. Yes. And we are thankful, Panginoon, sapagkat malapit nang matapos ang taong ito na bagamat napakahirap ng buhay, inariyan ang pagtatagumpay. Panginoon, inilalapit ko po at idinadalangin sa inyo na kami po ay patuloy po ninyong samahan, patuloy naming maranasan ang iyong kabutihan sa amin. At higit sa lahat, patuloy ko pong panalangin na ang pagkilos at pagsama ng banal na Espiritu ay laging sumaamin. Lord, sa lahat po ng aming mga kapatid, mga kababayan, kung saan unang magla-landfall, Panginoon, sa Caraga Region at Eastern Visayas, ang bagyong Odette. Dalangin ko, Panginoon, na ang protection mo, Lord, I am praying, maaring magkaroon ng damage pinsala sa mga hanap buhay, infrastructure, at mga tahanan. Subalit ang aking dalangin, nawa ay walang maging loss of lives, Panginoon. At yung target ng aming government na zero casualty, tulungan niyo po at samahan na mangyari po ito. Patuloy kong dalangin ay yung protection sa sambayan ng Pilipino. At sa oras din pong ito, sa amin pong pagbabahagi na yung mga salita, ikaw ang Diyos Ama na kumilos at magsalita sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong kabutihan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Salamat, Pastor. Sige, standby ka muna dyan, Pastor. Dako muna tayo sa mga music team natin. Unahin natin yung line ni Nanay Lydia Galon. Nanay Lydia, maayong aga sa imuda sa Coronadaan. Good morning! Good morning sa lahat, Pastor. Good morning. Kagkambal, Sir Bong, at sa lahat-lahat ng mga nanonood ng Alpha and Omega Radio Online. Good morning po. Merry Christmas and bagons! Ako'y kakanta na. Ang aging ito ay hatid sa inyo ng Alpha and Omega Secret Beauty Cream. Please like and share ng ating broadcast. Dorin Basion, thank you for watching. Sa DCMB, Bibi Gabino, Maribel Zorilio. Salamat sa inyo. You're the sweetest name of all, Jesus. You always heard me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, yourself the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my sin. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name, Jesus.
First tell the first, the last, the sin, oh Jesus. You died and took away my sin. You're the sweetest name of all. Yes, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I pray. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my sin. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alpha and Omega Secret Beauty Cream. Nawala si Nanay Lydia. Diyan. Andiyan po ba na Ife? Diyan na. Ako nawala. Wala. Naputol siya, no? Sige, ikaw na. Delikat. Nagawala-wala pa yung signal niyo. Nawala na. Sige, ako sige. Oo, napawala-wala yung signal. Sige, yan tuloy lang. Ayun, yan nawala. Yan na hapon sa mga viewers. Sige, ako okay, subukan. Sige. Sana Lord matapos. Sige, gandang hapon sa inyong lahat. Okay. Lamig ang siboy ng hangin, kaysaya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Himig, Pasko'y laganap. Mayroon sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan. Lubos ang kasayahan. Hiding ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin. Wala na. Ay awit ang simoy ng hangin. Himig, Pasko'y laganap. Mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan. Lubos ang kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin. May awit ang simoy ng hangin.
ang tibok ng puso sa dibdib. Para bang hulog na langit. Merry Christmas sa inyong lahat. Bye! Ang bahagi ito ay sa inyo ng Alpha and Omega. Alpha. Survive. Salamat. Salamat, Tanay Pe. Salamat, Tanay Pe. Sige po. Dako tayo sa line ni Pastor Tani ngayong umaga. Pastor, sige po. Balik natin yung line sa inyo, Pastor. Okay. Dako tayo. Balikan natin yung line ni Pastor Tani. Nahirapan talaga yung signal. Sana loud and clear pa tayo. Pakomment na lang sa mga naka-view sa atin yung live. Sige po, Pastor. Isang kanta muna dyan. Naputol si Nailitsa eh. Sige sir, magbibigay. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for its new day, He will make a way. He will make a way. My roadway in the wilderness, He lead me. And rivers and the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for its new day, He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side.
with love and strength for its new day. He will make a way. Where there seems to be no way, amen. God will make a way, Sir Bong. Di ko alam kung ganun pala yung kanta na yan, pataas ng pataas. Eh, hindi ko na-practice. Bangkuha naman eh. Nag-message sa ano, Sir Bong, sa worldwide natin, sa ano, si Pastor Renato. Uh-huh. Ano daw po, need our prayers. Nasa evacuation. Nasa evacuation pa rin po sila. Yes. Mamayang hapon po tatama sa kanilang bagyo, Sir. Try natin na mag-update tayo sa kanila. Sige, tuloy lang, Pastor. Mag-update tayo doon kung kumusta sila sa evacuation okay. Doon, kung mga nag-ulan ba doon, para alam natin saan natin sundutin yung pinaka-prayer natin sa kanila. I hope maka-join siya. Inad ko lang siya. Yes. Amen. Okay. Sige po, in this morning, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Okay? At isang mapagpalang umaga sa lahat. Good morning po, Pastor. Andiyan siya, nandiyan okay. Na, no? Pastor. Sir, andito, si Pastor. Naka-joy. Pastor Renato. Oo, Pastor. Malakas ang hangin dyan, ha? Opo, malakas ang hangin. At dito kami sa isang lugar na malayo sa dagat, pero open field, kasi farm ito, rice field. Maulan na dyan? Ayan. Maulan nga siya. Oo, ayan. Makikita nyo sa live broadcast natin, kapamilya. Si Pastor Renato Barquez po yan. Ayan yung panahon ngayon. Direktamente siya. Ikaw yan, ano? Surigao City mismo yan, Pastor Inen? Ano ngayon dito? Alas 2 pa man ang landfall. Tama po ba ako? Alas 2 pa ang landfall ngayong hapon. Yes. Dito sa Pilipinas, apo. Tapos, sa Caraga, ang tama ng ano, bagyo, parang sa gitna ng Eastern Visayas at Caraga, so apektado ang ano talaga, Siargao Island. Ito, right ang exit niyan sa amin, sir. Ang exit ng bagyo sa amin naman. Bukas yata, ano, dyan? Sa Palawan? Palawan. Apo. Bukas. Rice field dito. Sa paligid ay bumibigil ay rice field. Yeah. Bumabaha na dyan, Pastor? Ngayon? Wala pa naman. Pero malakas yung ulan sa kahangin. Ulan, kanina magaling araw, malakas at hangin. Oo. May kuryente pa? Wala na. Tananggal na lahat ang kuryente. At least, sige lang, pakabalan ka namin kasi makaubusan ka ng baterya. Malayo naman kayo dyan sa ano sa tubig dagat, sa mga ilog. Malayo, safety na yung evacuation nyo dyan. Oo, malayo. Okay. Kasi isang bahay ito. Walang kung pamilya mo. Pero malayo itong So, malakas ng hangin pa. Pastor Justad. Okay. Oo. Kung nakalis sa lugar ko, wala na ito signal. Oo. Anong, ano na yan? Anong exact location yung ngayon dyan, Pastor? At least safe man sa inyo. Ano yung tinatamaan na sa mga oras na to? Dyan? Exact location ko ay Antipulo, Barangay Antipulo, sa Municipality of Airport. Nasaan yung airport? Oo, oh, okay, sa airport malapit. Okay. I see. Malapit na sa airport. Okay. Ng Siargao. At least safe kayo dyan, Pastor. Sige. Salamat. Para makareserve ka ng baterya dyan, pakawalan ka muna namin, ha. Salamat sa kakunting update natin. Direktamente dyan sa Surigao. God bless, Pastor. God bless, Pastor. Sige po.
Salamat. Okay, salamat. Sige po. Okay, mag-dip ka lang, Pastor. Sige, salamat, salamat. Mag-receive ka ng baterya muna dyan. Sige, kasi wala na palang kuryente doon pa, Pastor Tani. Grabe yung sitwasyon doon, ano? Kaya tuloy lang tayo sa panalangin, mga kapamilya natin, siya, viewers. O 170. Oo. Sige, tuloy tayo, Pastor. Sige po, wala nang pangapasok doon kasi nga sino number 3 sila. Sige, Pastor, tuloy tayo. Sige, let us pray po na mamaya ay patuloy na kumilos pong Panginoon at mag-protect po sa ating mga kababayan. Sige, Pastor, pong nais ko pong ibahagi lang yung bahagi ng kasulatan dito po sa Lucas chapter 8. Sa Luke chapter 8 verse 22, okay, verse 22 and hanggang 25. Ayan. Okay. 22 hanggang 25, ano? Okay, Lucas 8 tayo, mga kapamilya natin. Lucas 8, 22 hanggang 25. Alright, ito yung sinasabi, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Sinasabi ko dito sa 22, isang araw, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabila ng lawa at ganun nga ang ginawa nila. 23, nang naglalayag na sila, nakatulog si Jesus. Maya-maya'y lumakas ang hangin at pinasok na maraming tubig ang bangka nila. Kaya nalagay sila sa panganib. 24, nilapitan si Jesus ng mga tagasunod niya at ginising, Guro, Guro, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin at ang malalaking alon. Tumigil ang mga ito at biglang kumalma ang panahon. 25. Pagkatapos tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, nasaan ang pananampalataya ninyo? Namangha sila at natakot at nag-uusap-usap. Sino kaya ito? Kahit ang hangin at ang alon ay inutusan niya at sinusunod siya. Amen. Yan sinasabi. Amen. Purihin po ang Panginoon. Calling God in the midst of trouble. Calling God in our troubles. Pagtawag sa Panginoon sa gitna ng ating mga, sa gitna ng kaguluhan o sa gitna ng mga circumstances sa buhay. Now, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung calling God in the midst of trouble. Eh, ito pong salita na ito ng ating Panginoon ay isa po sa mga bahagi ng kasulatan na nais ko pong bigyang din sa atin ang salitang ang Lord, si Lord, ay laging nakikinig sa ating mga panalangin. Si Lord, kung mapapansin po ninyo dito, nang sila po ay nasa bangka, ang ating Panginoon, yung senaryo, no? Yung senaryo, si Jesus ay natutulog. At habang siya natutulog at bumibiyahe po sila, sila po ay hinampas ng malalaking alon, yung unos. Okay? Nagkaroon po ng unos. At isang bagay na gusto ko pong i-remind sa atin na bumabagyo na, may unos na, at actually sabi ng Biblia, pinapasok na sila ng tubig. Palubog na po sila, sa katulad po sa amin, mga maging isda, kapag kayong bangka ay pinapasok na ng malalaking alon at pumapasok na po yung tubig, it means you are nasa critical situation ka na, no? Pag pinasok ka na ng tubig. Now, gusto ko pong ipakita rito sa inyo, mga kapatid, na ang sabi po ng salita ng Panginoon, sabi niya rito, kaya sa kanyang pagkatulog at habang sila ay pinapasok na ng tubig at hinahampas,